back to my channel. So hindi mo natin yung ginawa nating support their monitoring system. So saan po pwede magamit itong system na to? So magamit siya sa lahat ng mga kandidato no, na tatakbo sa darating na halalan. Okay, so hindi mo natin kung paano sila maka-benefits ng system na ito. So dito sa ating dashboard, dito is makikita natin once na mag-add tayo ng barangay. So makikita natin dito lahat ng barangay, tapos ilang voters per barangay, tapos dito natin makikita yung ating overall percentage ng supporter natin. At ito naman is makikita natin dito yung ating supporter per barangay, so yung progress niya, yung pila, yung ilang percentage sa meron sa isang barangay na supporter ng isang kandidato. Okay, so wala pa siyang record no. So meron tayo dito ang dashboard voters. Ito voters is dito tayo mag-import ng data from Excel no. Import natin galing sa Excel na yung data na yun is galing sa COMELEC. Okay, so ang purpose lang siya is for validation lang. If this ano supporter is voters ba siya sa isang munisipyo or sa isang city. Tapos dito sa ating supporter, dito tayo makapag-add ng supporter. Tapos kung sino yung mga leader, no? Dito is yung barangay, tapos leaders, pwede tayo maka-add ng leaders per barangay or kahit ilang leader na meron sa isang barangay. Tapos sa setting natin, pwede tayo maka-create ng account. So, yung account natin is meron tayong type na account, dalawa, end user at saka si admin. So, si end user, siya yung ano, yung mga client natin kasi naka-network kasi siya eh. Hindi pwedeng isa lang yung gumamit ng system. So, dapat marami kasi maraming data ang pwede nating i-import dito. Tapos sa report, dito tayo makapag-generate ng ating mga supporters. So, first is add mo tayo ng barangay. Sample ng barangay. Ito na lang sa amin, sa Surigao. Barangay Balibayon. Ayan. And then, Kapalayan. Kabungbungan. Orok. Dayasan. Cagniog. Taft. Washington. Luna. Bonifacio. Quezon. Tapos Rizal. Lipata. Tabilar. Ipil. Abbas. Example, ito yung mga barangay na mayroon sa Surigao City. Okay, so dito makikita natin sa dashboard natin, no? Ito yung ating mga barangay. So wala pa siyang mga voters na makikita natin dito per barangay kasi hindi pa tayo nakapag-upload ng mga voters. Tapos dito meron, dito rin natin makikita yung mga number of voters, supporters, undecided, not supporter. So this is not supporter, that is not unsupporter, not supporter. The progress, kung ilang percent na yung supporter natin per barangay. Tapos dito yung chart, makita natin yung overall natin ng mga supporters. So example, add tayo ng voters. So yung voters is yung record natin galing siya sa, so example lang natin dito ha. Meron tayo ditong, so ito lang gagamitin natin. Ayan. So,
Marami siya, no? Marami siyang ano. So, ito is galing siya sa Comelec. So, sample data lang to. Hindi, yung mga data na makita natin dyan is hindi totoong ano, name nila. Tapos, add lang tayo dito na Barangay Cagniog, example. Tapos, yung ating precinct number. Tapos, browse lang natin. So, ayan. So, sample lang siya, no? So, ayan, naglo-load na siya. So, ayan. Ito yung sinabi ko na kailangan ng maraming user kasi pwede mag-assign ng user per barangay para mas mabilis yung pag-upload ng data na galing sa Comelec. Okay, so makikita natin dito if matapos na siya kasi still counting pa, no? Ayan, counting pa siya. And then dito is ma-activate lang to if tapos na lahat or na-load niya lahat. So example ito, yan. Load na. And then, ayan, so na-activate na siya. Then save natin to. Okay, so kung titingnan natin dito, Cagniog. So meron na siya, no? Meron na yung mga record na makikita natin. Okay, so dito is, ayan. Nag-iba yung color niya. From red to fish, blue. So, 109. So, i-assume lang natin na ito lang yung ano natin. Para hindi tayo matagalan sa pag-demo. Tapos, dito sa leader, pwede tayo makapag-add ng leader. Example, si leader na si Bong Hilario. Example, Bong Hilario. Tapos, leader siya sa Cagniog. Tapos, isa ay si sino ba? AD Wow. So, Cagniog pa rin. Kasi sa isang barangay, marami kasi siyang mga leader, no? By proxy. So, depende sa ano, sa mga leader nila sa isang area. Ayan. And then, once naka-add na tayo ng leader, so, ayan. Pwede natin mag-add ng supporter. So, tayo ng supporter. Sample lang natin dito, Cagniog. Kasi Cagniog, ano. Tapos, kay Bong Hilario. So, search lang natin. Then, pan-add lang natin to sila. Add. So, purpose nito is para hindi mag-duplicate yung entry. Yung mga data na ito is galing sa Comelec. So, example, pag mag-add pa tayo, so, hindi na siya pwede kasi duplicate na. Okay, so, may mga leader kasi sa iba is sa size, na-record niya yung ganitong supporter. Tapos, ang leader is na-record na rin niya yung ganitong supporter. So, nag-duplicate na yung error. I mean, yung supporter nila. So, para may iwasan natin, so yan, gumawa tayo ng system na tulad dito. Tapos, punta tayo sa dito pala, minimum niya na, no? Minimum niya na search is 3 liter. Kasi pag 2 liter is ayaw niya, 3 liter. Kasi maraming record, no? I-assume natin na meron siyang more or less mga 50 to 200,000 records. So, dapat, 3 liters yung minimum. So, i-add natin to. Then, makita natin dito, no? So, sa Cagniog, tapos si Diwa walang record, tapos si Bong Hilario is meron siyang record. And then, meron siya dito, kung makikita natin, meron siya dito status sa supporter. So, pag itong supporter na ito is undecided siya, so, pwede natin siyang iset to undecided para ma-record natin undecided itong user na ito. Then, pwede rin natin ma-delete kung hindi talaga siya supporter. So, ayan, makikita natin total voters, total supporter, undecided. So, ayan. And then, kung i-check natin dito, no? Ayan, makikita rin natin dito sa chart natin, total supporter. So, this is not supporter. Hindi ito unsupporter. Undecided, merong isa. Tapos, 14 yung supporter. So, supporter natin is 12.73% overall. Overall. So, makikita talaga natin dito overall. And then, dito rin, makikita rin natin siya. Ayan.
13%, no, yung per barangay naman dito. Ito yung overall ito per barangay. So para makita ng candidate na sa isang barangay kung ilang percentage yung supporter niya per barangay. And then sa lahat ng barangay makita rin niya dito if nalagpas na ba siya ng 50% yung supporter niya. Para at least ma-monitor nila if kailangan pa nilang trabahuin o re-kampanya yung isang kandidato para manalo sila sa ganitong barangay. Okay, so dito is ano, automatic to mag create dito ng progress bar kung ilang percent. No, since ito pa yung nagawa natin. Okay, so ayan siya. And then meron rin tayo dito ng reports. So meron sa reports is makapag-generate lang siya ng lahat ng supporter per leader. Ayan. And then pwede natin siyang i-print. Okay? Ayan. Tapos meron tayong settings dito. So ano meron settings? So settings, pwede tayong maka-add ng another account para sa ating end user. So si end user, limited access lang siya. So hindi niya pwede ma-access yung sa voters. Yung ma-access lang niya dito is yung supporter. Na pwede siyang maka-add ng supporter. Okay? So supporter naman is naka-record naman doon kung sino na user yung nag-add. Okay? Tapos dito, meron tayong backup and restore. Tapos meron tayong clear all data. So clear all data, just in case gamitin pa siya sa next na election, so pwede lang natin siyang i-clear all data, then provide lang natin yung password dito. Then automatic na siya magano. I-reset niya yung data. So i-erase niya lahat ng data na meron. Okay? So ayan, so simple lang siyang gamitin, no. Makita lang natin, ang purpose lang talaga nito is para ma-monitor ng isang candidates kung ilang percentage yung supporter niya per barangay at saka yung overall. Okay, so if may mga kakilala kayong mga na pwedeng gumamit nito, no? So i-PM nyo lang ako. Ayan. Para ano, para ma-try nila yung ginawa nating software. So ito lang muna, no, since wala pa rin kaming internet kaya hindi pa tayo makapag gawa ng tutorial kasi wala pa kaming internet since bagyong Odet. So mag patabuan na yata. So ayan. So, kaya isa-isa lang yung ma-upload ko per week, no? So konting test na lang, baka next month or this next week baka meron tayong internet. So wala pa rin kaming wala pa rin PLDT dito, wala pa rin Globe, so hindi pa rin sila nakaabot dito. So ayan. So I hope meron kayong na-learn or something na sa ating ginawang demo. So ingat kayo palagi. Happy coding everyone.